Marahil ay hindi nalingid sa atin ang mga gawi sa South Korea. Sa dalas nating manood ng mga nobela nila, ay marami na tayong idea kung ano ang mga kasanayan sa bansa nila. Ang kwento natin ngayon ay isa na namang urban legend na galing sa lugar na ito na pinamagatang Isa, Dalawa, Takbo. Handa ka na ba? Sa bansa ng South Korea, isa sa pinaka-importanting bagay, lalo na sa kabataan, ay ang maging magaling sa larangan ng pag-aaral. Walang ibang ginusto ang mga magulang, kundi ang magkaroon ng matataas na grado ang kanilang mga anak. Madalas, nagbabayad pa sila ng mga tutors para lang turuan ang kanilang mga anak pagkatapos ng klase. Minsan pa nga, kahit na nakauwi na ang bata, ay babalik pa ulit ito sa school para gawin ang ilang mga bagay na may kaugnayan sa kanilang pag-aaral. Isa naman ito sa malaking problema na kinaharap ng bansa nila. Dahil sa pagpupuyat ng mga bata kakaaral sa gabi, ay madalas namang nakakatulog ito sa oras ng klase kinabukasan. Isang gabi, isang Koreana na itatago na lang natin sa pangalang Sun Hee ang nasa kanilang eskwelahan. Medyo late na yun at siya ay nag-aaral sa loob ng library. Kasama pa ng ibang grupo ng mga mag-aaral na nagmula sa kanyang klase. Noong gabing yun, tanging ilaw lamang sa loob ng library ang nakabukas at ang buong eskwelahan ay sadyang ang pagkadilim-dilim. Maya-maya pa, kinailangan ni Sun Hee na pumunta ng banyo. Sa tagal ng kanyang pagkakaupo, ay naramdaman niyang naiihi siya kung kaya't saglit siyang huminto sa pagbabasa at tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Nagpaalam siya sa mga kasama niya noon na pupunta siya muna saglit sa banyo at tuluyan ng tinahak ang madilim na pasilyo. Sa loob ng aklatan, mapapansin namang may kanya-kanyang mundo ang mga tao doon. Lahat sila ay abala sa pagbabasa. Sa mga sandaling iyon ay sadyang napakatahimik at walang kahit na sino ang gustong magingay. Ilang sandali pa ang lumipas na may marinig silang dahan-dahan at marahang pagkatok. Parang nanggagaling ito sa may labas ng bintana ng library. Hinanap nila ang pinagmumula ng tunog na sa malaking pagtataka nila ay may nakita silang isang namumutlang babae na nakatayo sa labas. Kakaiba ang itsura nito na sa mga oras na iyon ay nakapakat ang mukha nito sa salamin ng bintana habang ang mga mata nito ay matamang nakapikit ng gusto. Hindi nila lubusang maisip kung anong ginagawa ng babaeng yun doon sa labas. At nakatambay pa talaga ito doon sa mga oras na iyon. Maya-maya pa ay minulat na ng babae ang kanyang mga mata. Nanindig naman ang mga balahibo ng mga estudyante nakatingin sa babae ng mga oras na iyon. Kinalibutan sila sa kanilang nasaksihan sapagkat ang babaeng nakatayo sa labas ay walang mga mata, kung hindi isang pares na nangingitim na butas ang makikita mo sa kanyang mukha. Itinaas ng babae ang kanyang mga kamay at buong lakas na hinampas ang bintana na naging sanhi upang mabasag ang mga ito. At bigla na lang nagdilim ang kapaligiran. Samantalang, sa loob ng banyo ay kasalukuyang hinuhugasan ni Sun Hee ang kanyang mga kamay nang biglang mawalan ng ilaw. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayaring nagaganap sa aklatan. Imposibleng hindi niya marinig ang mga hiyawan at pagtangis ng kanyang mga kaeskwela dahil hindi naman ito gaanong kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Subalit nakamamangha namang hindi niya talaga ito naririnig. Nagpatuloy siya sa paghuhugas ng kanyang mga kamay kahit wala na siyang maaninag at pilit na nangangapa sa kadiliman. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang sigawan at hilakpot sa mga batang naiwan sa loob ng aklatan. Wala silang laban at wala silang magawa sa mga nangyayari sa kanila.
Kung gaano kabilis ang mga pangyayari, ay ganun din kabilis na muling tumahimik ang buong lugar. Tinulak ni Sunhee ang pinto ng banyo at nagsimula siyang maglakad papalabas. Pakapaka pa niyang binaybay ang pasilyo hanggang sa makarating na siya sa loob ng aklatan. Nangatog ang buong niyang katawan nang makita niyang senaryo sa loob ng library. Nagkalat ang mga bangkay at dugo ang katawan ng kanyang mga kaklase. Ang iba ay nakahimlay sa sahig, samantalang ang iba naman ay nasa itaas ng cabinet. Takot na takot siya sa mga oras na yon habang naguunahan ang isip niya at pilit na inaalam kung ano ba talaga ang nangyari. Nanghihina na siya sa mga nasasaksihan. Maya-maya pa ay may narinig siyang naglalakad sa may pasilyo. Sa kabila ng takot at pangamba ay agad namang nakaisip ng parahan si Sunhee. Mabilis siyang humiga sa tabi ng kanyang mga kaibigan at nagkunwaring walang buhay. Masusi niyang pinakikinggan ang bawat galaw ng bagay na naririnig niya kanina. Mula sa kanyang pagkakapikit ay nararamdaman niyang tila parang may gumagapang papasok ng aklatan. Pinilit niyang huwag gumalaw sa kabila ng takot. May narinig siyang boses. Isa, dalawa, isa, dalawa. Bigla naman siyang napaisip at walang ano-ano'y naimulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang babae, nakatayo sa gitna at nakatingin sa kanya. Sa sobrang takot, ipinikit niya ulit ang kanyang mga mata. At kahit na gustong-gusto na niyang sumigaw, ay pinigilan niya ang sarili niya. At pinilit na huwag gumawa ng ingay. Dinig na dinig naman niya ang paggalaw ng babae. Isa-isa nitong tinutulak ang mga nakakalat na katawan. Isa, dalawa, isa, dalawa. Tumutulo na ang mga luha ni Sunhee sa sobrang takot at nagdasal siya na sana mawala na ang babae. Patuloy pa din ang babae habang palapit ito ng palapit at palakas ng palakas ang boses nito. Isa, dalawa, isa, dalawa. Naninigas na si Sunhee sa mga oras na iyon. Takot na takot si Sunhee na baka kapag kumilos siya ay lalo siyang makita ng babae. Maya-maya, ilang sandali ang nagdaan. Tumahimik ang buong lugar. Hindi na niya marinig ang kaluskos at ang tinig ng babae. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Isa, dalawa, takbo! At dinukot ng babae ang mga mata ni Sunhee.